nga pala si Joel Bejerano, 33 years old. Ginagawa ko ang pagtutrolley. Kasi yung mga bearing naman, sa umaga, kailangan lagyan mo ng ano, langis para umandar, para mabilis, hindi galawangin. Kaya pag ang mga ano na, mga 5 yan. May pasahero na, marami ng pasahero niyan. Ang pag-ano, umpisa kami, siyempre tulak-takbo. Tulak-takbo kahit ilang pajak, di ba na? Ayan, hanggang maghapon, ang kinikita namin maghapon, siyempre lumalabas 500, siyempre kasama ni pangkain doon, may matitirang 250, 300. Pag dumarating ko, nakakataranta, nakakatakot. Hindi natin malaman kung manginginig tayo dahil sa lakas ng busina, yung ragasa ng gulong. Yan. Ayun, katulad ng mga nakaraang buwan, doon binubusinahan yung lalaki, nasagasaan ng tren. Nasagasaan dito ng tren, lumabas yung puso, yung mga ano, yung patay siya. Ginagamit namin yung trolley kasi mas madaling nakakabiyahe papunta doon sa gusto namin puntahan. Walang traffic, walang masyadong usok, at saka laking tulong na rin doon sa mga tao na walang hanap buhay. Masakit din dito yan. Naninigas yung ganito mo, nakamanhid. Dahil pagpataas, siyempre, di ba, paglalapag puno, mag-isa ka lang, mahirap. Kaya kailangan tulak pa rin kahit masakit. Pagdating naman ng mga 8, magna 9, 8 to 9, wala na pasahero noon, paubos na. Hanggang sa nagaantay na kami, wala na. Hanggang sa matutulog na kami, nalatagyan namin yung trolley namin, balik na, wala na eh. Ang buhay namin dito, siyempre, kung hindi ka tutulak, hindi ka kakain. Ganun lang.